Hello po, kamusta po kayong lahat? Meron po tayong babasahan ng baraha. Ang babasahan po natin ng baraha is si Analiza Alviento. Analiza Alviento, itong iyong unang baraha. Ang larawang ito ay 5 of Cups. Ito ay sumisimbolo na kailangan mong ingatan kung ano ang meron ka dahil maaaring tumaob. Maaaring tumaob ang iyong cups o mapunta sa wala o masayang. Tingnan naman natin ang iyong ikalawang baraha, Analiza Alviento. 9 of Cups. Ito ay sumisimbolo na darating ang oras na mapapalibutan ka ng cups. Simbolo ng opportunity or property o pagiging financially stable. Tingnan naman natin ang iyong ikatlong baraha, Analiza. Ang iyong ikatlong baraha ay sumisimbolo ng patience. Dapat kalmado ang tubig ng buhay mo o kalmado dapat ang iyong isipan. Ikaapat na baraha. 5 of Pentacles. Dadaan ka sa isang pagsasama o relasyon na hindi pagkakaunawaan o pagkakasundo dahil sa mga pangarap na hindi nagkaroon ng katuparan. Ito ang iyong huling baraha, Analiza Alviento. 2 Pentacles. Itong larawang ito ay sumisimbolo na kailangan mong galingan o gagalingan mo ang pagbalanse kapag naging maalon ang sitwasyon ng iyong buhay. Dapat alam mo kung ano ipapriority mo sa iyong buhay. Analiza Alviento, ito ang iyong kabuuang baraha. Dito mapapansin mo, mayroon tatlong cups na tumaob. Ito ay sumisimbolo na kailangan mong ingatan kung anong meron ka. Either property, opportunity, kailangan mong pahalagahan kung anong meron ka. At kapag nagawa mo yon, darating ang oras na magiging financially stable ka. Kung ano yung mga pinaghirapan mo, kailangan mong pagkaingatan at magiging financially stable ka. At kailangan mong pairalin yung pagiging kalmado. Kalmado ang iyong isipan. Dahil darating yung pagkakataon na ang iyong pagsasama ay magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasundo. At kailangan mong gagalingan ang pagbalanse. Kapag dumating yung oras na ang pagsasama nyo ng relasyon nyo ay hindi maganda or merong hindi pagkakasundo. Yun yung maiiwi payo ko sa iyo, Analiza Alviento. Pumunta naman tayo sa ikalawang babasahan natin. Ang ikalawa nating babasahan ay si Ri Miyake Ri. Ito po ang inyong unang baraha. Ang inyong pong unang baraha ay The Hermit. Ito po ay sumisimbolo na meron pong ilaw sa iyong mga pinapangarap po sa iyong buhay. O may liwanag o may pag-asa o merong gumagabay po sa inyo. Ikalawang baraha, Page of Cups. May isang taong konektado sa tubig o tawid-tubig na may darating po sa inyo na mayroong dalang magandang opportunity o magandang kabuhayan o meron kang magandang opportunity konektado sa tubig o tawid-tubig. Katlong baraha po, Ri Miyake Ri. Ito pong larawang ito ay sumisimbolo na meron ka pong tao. Kung mapapansin nyo po, meron pong tao dito sa likod nyo po na nakatingin ka. Kasi meron taong kang magagapi o meron kang dalawang taong matatalo o
meron nagbigay sa iyo ng problema na malalagpasan mo o mananalo ka, may dalawa ring pagsubok na malalagpasan ka. Yun po yung reading po ng barahang ito. Ika-apat na baraha nyo po, Ri Miyake Miyake Ri. Itong dasal ay sumisimbolo po ng true happiness o makakamit mo sa iyong buhay ang tunay na kaligayahan. Ito po yung huling baraha, Ri Miyake Miyake Ri. The Star. Ang The Star po ay sumisimbolo ng balon ng buhay o balon ng kasaganahan o cleansing of the soul upang makamit mo ang balon ng kasaganahan po sa iyong buhay. Ri Miyake Miyake Ri, ito po ang kabuuan ng inyong baraha po. Ayan po. Ito po ay sumisimbolo ng mayroon pong gumagabay sa inyo at mayroon din pong ilaw na mayroong ilaw sa mga ano po magandang darating po sa inyong buhay. At mayroon pong isang tao, tawid tubig, konektado sa tubig o tawid tubig na mayroon pong dala sa iyong magandang opportunity o pangkabuhayan. At mayroon ka din pong dalawang tao o dalawang pagsubok na malalagpasan. At kapag po nangyari po yun, nakilala nyo po itong taong ito, itong Page of Cups, at nalagpasan nyo po yung pagsubok at yung dalawang taong iyong magagabi, darating yung oras po na makakamit mo po yung tunay nyo pong kaligayahan at magkakaroon ka po ng balon ng buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, Annalisa Alvento at Ri Miyake Miyake Ri.